Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash. Nagbahagi ang Philippine Red Cross ng health and hygiene services sa mahigit 4,800 na individual na naapektuhan ng bagyong Enteng. Nagsagawa ng health promotion at awareness gaya ng mga karaniwang sakit kapag tag-ulan tulad ng dengue at leptospirosis sa 1,716 evacuees sa Marikina, Quezon City, Valenzuela, Caloocan, Bulacan, Laguna at La Union. Nakatanggap naman ng gamot, vitamins, doxycycline at hygiene kits ang mga taga Quezon City, Manila, Valenzuela, Bataan at La Union at nagbigay ng kaalaman sa mga sakit ang Red Cross volunteers at staff sa mga taga Bulacan, La Union at Nueva Ecija. Ang wash team ng PRC ay nagturo ng wastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at iba pang sanitation practices. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon, ang kalusugan ay top priority para sa Red Cross dahil karamihan ng mga nasalanta ay madaling makapitan ng maraming sakit. Layunin, ipaalam ang Philippine Red Cross sa komunidad kung paano matukoy ang mga panganib sa kalusugan at paano gamutin ito. Ang pagtuturo sa mga bata ng wastong paraan ng paghuhugas ng kamay ay isang mahalagang paraan ng pagtiyak ng kalinisan at pag-iwas sa sakit. Kaya ang mga volunteer at staff ng PRC ay tinuturuang i-develop ang habit ng mga bata ng tama at pagiging malinis kapag bumalik na sila sa kanilang tahanan. Dagdag ni PRC Secretary General Gwendolyn Pang. Nakakolekta ng 639 units ng dugo mula sa mga blood donation drive na ginanap sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pag-iimbak ay paghahanda na rin sa mga nakaambang sakit na kaakibat ng nagdaang pagbaha dulot ng pagyong Enteng. Bukod sa mga nangangailangan ng dugo dulot ng kanilang sakit, ang mga dugong na kolekta ay magagamit rin sa dengue kung kakailanganin. Sa loob ng mahigit isang linggo, nagtulong-tulong ang mga blood donors, partners at Philippine Red Cross para makakolekta ng dugong gagamitin sa mga darating na araw. Narito ang mga LGU at partners na walang sawang nakikiisa sa advokasya ng PRC. Ang mga LGU ng San Rafael, Bulacan, Corona del South Cotabato, Malapatan, Sarangani, Alcantara, Roblon, at Patnongon, Antique. Mga partners tulad ng SC Johnson, United Methodist Church, Linao Norte, Tuguegarao City, Domingo Casano Hospital, Dolores Eastern Samar, Qualphon Dumaguete City, Negros Oriental, Pagadian City Water District, Zamboanga del Sur, Franke Food Service Systems Fills Inc., Malvar, Batangas, Centro Medico de Santissimo Rosario, Balanga, Bataan, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Santa Ignacia, Tarlac, Amaya Step, San Antonio, Parañaque City, Divine Care Hospital, San Juan, Batangas, RC 143, Sarangani Province, RC 143, General Santos City, PRC Batangas Chapter, PRC Marikina City Chapter, Rural Health Unit ng San Miguel, Zamboanga del Sur, at Municipal Health Unit ng Tingloy, Batangas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng dugo sa ating mga kababayan. Kayo ang rason na madugtungan pa ang kanilang buhay. Sa mga nais mag-donate ng dugo, maaaring tumawag sa Hotline 143 para sa mga detalye at i-check ang Philippine Red Cross chapter sa inyong lugar para sa mga blood donation drive. Silipin din ang Facebook page ng inyong chapter para sa blood donation schedule. Muling iniimbitahan ng Philippine Red Cross ang mga nais maging first aid responders at gusto maging sertipikado. Ang Philippine Red Cross ay bukas para sa mga trainings ng Standard First Aid and Basic Life Support CPR with AED, Occupational First Aid and Basic Life Support CPR with AED, Emergency First Aid, Junior First Aid, Basic Life Support Cardiopulmonary Resuscitation,
Basic Life Support Adult Cardiopulmonary Resuscitation for Lay Rescuers, Basic Life Support Child and Infant Cardiopulmonary Resuscitation Training at Water Safety Programs. Kabilang din sa mga specialization ng PRC ay ang pagbibigay ng professional first aid training at safety training sa mga private at government offices na maaaring i-customize upang matugunan ang kinakailangan ng kliyente. Ang mga PRC chapters sa bukas para sa mga trainings ay ang PRC Marikina chapter na mapatawagan sa 0945-4855-315. Ang PRC Cebu chapter naman ay magkakaroon ng professional lifeguard training mula September 16 hanggang 29 sa Mandawi City at sa September 23 hanggang 27 sa Talisay City. Tumawag sa 0917-875-5191 para sa mga detalye. Matuto ng First Aid at Water Safety Program. Ang iyong makukuhang skill ay makakatulong na sumagip ng buhay. Tumawag sa Hotline 143 para sa mga detalye. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan niyo ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode. Maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung mayroon kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa Philippine Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash.